It's a beautiful day, and guess what? On Corina Interviews this weekend, matinee idol, tinitilian kinakikiligan ng mga babae, once upon a time super duper star. Aba, hanggang ngayon naman, head turner. Mula noon hanggang ngayon, ngayon ay direktor ng Film Development Council of the Philippines. Hindi lang yan, napaka-versatile. Marunong sumayaw, kumanta, umacting, swimmer, diver, businessman, at higit sa lahat, singer. At ano yung naririnig ko na parang hinaharana ako ng isang guwapo? Et na, you guessed it, walang iba kung hindi si Tirso Cruz III on our show. Hi, Pip! Parang ngayon ko lang narinig yung kantang yan. Hi, Corinne. Oo, kasi konting tao lang nakakaalam yung kantang yan. Paano naman nangyari yun? Eh, lahat ng kanta mo, alam namin. Hindi, kasi this time, itong kantang to, hindi ko yun nire-record yan. I recorded it privately for me and it was a song I composed for my wife. Ah, kaya? Kanya, so siya lang ang nakakaalam? Siya lang nakakaalam, siya lang nakarinig. Tsaka, nung ginagawa ko sa bahay, naririnig niya. Sayang naman, pwede natin pagkakitaan. Pwede, siguro later on, pwede. O, di ba? Unreleased song? Yes. From Tirso Cruz III, ano pa kaya ang mga more unreleased statements from Pip himself? Kaya dyan lang kayo, only on Corina Interviews. Wala nang atrasan, ha? Wala. Tuloy na to. And Tirso Cruz III is in the house! Woo! Thank you, Miss Corina. Thank you, thank you. Totoo ba ang balita na ang tawag sa'yo ay Pip? Yes. Hindi fourth? Hindi. Hindi Pip talaga. Pip lang. May the third ako. Oh, di ba? May the third pero ka. Pip ako, Pip. Hindi, pero yung biro eh, habang lumalaki kami, talaga lumalaki kami. Oh, nandun na siya, bata pa lang ako. Yung Pip, eh dahil ikaw yung the fifth? No. Hindi. It was a name that my father found in a book entitled Great Expectations. Okay. Oh, yeah. Oh, you see, you know the book. Yon. Well, I know the movie. I didn't read the book. Yon. Because sabi nga niya, during that time, kasi yung the character was a club foot man named Pip. And he found the name parang unique. Mm-mm. So he said, tama-tama, I'll give this nickname to my son. Kasi a lot of people ask me, Tirso. Pip, ang layo nung balayo mo. Bakit ganun? Di ba? I-google nyo na lang ang edad, hindi halata. Right? Ano ko? Many moons ago. many moons ago. Many moons ago. I was born many moons ago. Correct. Alam ko na ikaw ay galing sa pamilya ng mga artista, singers, mostly singers. Mostly musiko. Musiko talaga. Kasi ang nag-start ng lahat ng ito, grandfather namin. Grandfather. Yes, ano my siya grandfather. Noon? He was a violin player and at the same time, a band leader. Whoa! Yeah. Trivia. Alam mo to siguro. You know this. He composed a march for President Quezon. Oh. During those times. Kasi during those times, President si Quezon, there was a dance hall in Manila Hotel named Winter Garden. And si President Quezon used to frequent that place. And then one day daw, my grandmother was the one who was telling us, sabi, Tirso, gawa mo nga ako ng, mag-compose ko nga ng march. So he did compose. And it's still Tirso being, din ang pangalan. Oh, Tirso. Siya ang original Tirso talaga. Wow. Okay. So yun, ginabahan niya yun. And you still hear it once in a while. The march was We Say Mabuhay. We Say Mabuhay. Da 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 da. Ganon? We Say Mabuhay. We Say. Ano pa noon?
The lyrics was written by an American because we were still malaki ng influence ng Amerikano nun sa okay. atin. So, but the melody was composed by my grandfather. No way! Siya yes. pala yun! Yes! Oo! Tatay mo, ano rin, musiko din. Musiko rin. He was a violinist. Pero hindi siya masyadong yung talagang nag-ano sa music, concentrate sa music. Naging hotel man siya. Pero he was a violinist. Parang yung father nga niya, lolo ko. The one wonderful thing about our family, never na uso sa amin yung half. May half brother ako. Basta't Cruz ka. Cruz. So lahat kayo close. Kaya naman yes. pala napakalaki ng pamilya Cruz. Yes, kanya lumaki. Maraming sanga-sanga. Hindi ba? There was a time yata na, well, I was still a bit younger then. There was a time that there was about 22 bands in the family. 22? Alam mo, naniniwala ako dyan. Yeah. Kahit saan ka magpunta, Olongapo, Intercon, mga party. May Cruz. Puro Cruz ang mga banda. Hanggang ngayon. Pero teka muna, 13 years old ka pa lang. Bakit nag-work ka na? Bakit nagtatrabaho ka? Ikaw ay singer sa El Bodegon. Yes. A bar that was half owned by my uncle. Ano ako noon eh? Protected child ako. Hindi. My parents were afraid na maging maloko ko. Kasi medyo may pagkamaloko na ako noon nung nag-aaral ako. Kahit nung nagtatrabaho ka na? Oo. Nung araw, di ba ngayon yung mga gaming parlors ilinalayo na sa schools, di ba? Nung araw, dun sa school namin, pagbaba mo lang gano'n, meron tindahan, may pinball machine doon. Nako, patay tayo dyan. Oo, tsaka nagbibigay yung pagka 3-in-line, kakancel mo, nagbibigay yung tindahan ng pera. Kanya ako, pagka ako, kumisahan gano'n, maglalaro ako. There are days, swerte ko, uuwi ako, naka-taxi. Dahil dami kong pera eh. Oo, oh, wow. Now, there are days, talo. Tapos. Talo. Naghihintay ako ngayon kasi nakatira kami sa may pulog eh. Eh sa pulog, parang yun yung boundary na tambayan ng lahat ng mga jeepney. So, doon sa area, maglala na ako. So, gaabang ako ngayon pag pauwi na ako galing sa school. Nag-aabang ako ng jeepney driver na kilala ko. Para, inubos mo na naman pera mo sa pinbulan, Pero pasasakay naman ako, libre sakay ako. So, maparaan ka na bata maparaan din naman ako. Pero sometimes it takes a while before a jeepney driver who I know passes by. Correct. So, ang nanay mo, ang solusyon, okay, para hindi maging maloko, magtrabaho ka na. Actually, maybe because I really loved singing, I liked it, so it wasn't really work for me. Kumakanta ka na talaga. Nag-umpisa akong kumanta sa banyo. Okay. Kasi I had an auntie, a jazz singer, and during those times, she was very popular. She didn't really have that much time. So, ang ginagawa niya, meron ko siyang maliit na turntable. Iiwanan niya sa akin yung mga vinyl records. Then, she'll pay me 5 pesos. Nung araw, ang laki na noon. Nung may ito time. Ito ba si Auntie Diana? Si Auntie Diana na-research Cruz. Na-research namin yun eh. Yes. Auntie Diana. Diana Cruz and the Four Notes ang band niya noon. Okay. So, yun. Ang trabaho ko, kunin ang lyrics ng mga kanta. I-check niya roon. Kunin mo to. So, in the process, nag-aaral ako. Nahaham. Tapos narinig niyo. Halika, tuturuan kita. Anong unang-una mong kanta? So, yung public performance. Public performance. Naalala mo pa? Public performance. Makanta ko ng Spanish noon eh. Spanish? Kasi yung partner ng uncle ko is a Spanish woman eh. Okay. Yung ginagamit kong gitara pa doon sa bar nila. Pinapalakpakan ka naman. Pinapalakpakan naman ako. Wow. Laruan ako ng mga tao eh. Aba. Dahil di ba yung nga, nagawa itong totoy dito, kakanta-kanta. And, lo and behold, Tara! Buhay na pala noon si Douglas Quijano. Ay, yes! Nanonood sa'yo. Hindi ko siya kilala. Teka muna, 13 ka noon. Dahil ako, basta't every Friday, Saturday, alam ko, pupunta ako sa Bundigon, kakanta ako, at alam ko kahit papano may konting pocket money kung kikitain. Oo, siyempre. Ayun. So, yun, dumating siya, ganun. After nung set ko, pinatawag ako ng uncle ko. To reporter to, si Douglas Quijano, ganun. And during that time, there was this yung National Press Club, NPC. And during Saturdays, a lot of the press, they hang out there, talagang bar yun ng mga press. And
most of the time, yung may mga discovery, tsaka yung may mga nakikitang parang para sa kanila, hopeful, ini-invite nila para mag-perform doon. So, ganun ang ginawa ni Douglas sa akin. Being discovered, so first singer ka talaga? On TV? Yes. On singer lang. Ang alam ko, I had no inkling about acting. Basta, kung gusto mo ko, kukunin mo ko, kakanta ko, walang problema. Uh-oh. Without batting an eyelash, kakanta ko dyan. Pero yung sasabihin mo, aarte ka rito, ayoko, hindi ko alam yan. Ganun pala. At ipinanganak na ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng karamihan. Ito na nga yung Guy and Pip. Napapagod ka na ba ng kakasagot sa mga tanong na, kumusta na si Guy? Hindi, totoo nga. Guy and Pip. Tirso Cruz III and Nora Honor. Yes. Okay, so Phenom. I don't know if there's a word for it, pero wow. During those days, yung mga kasambahay talaga namin, hindi mo matatanggal yan sa TV. Naramdaman mo na ba noong mga panahon na yon, yung sobrang kasikatan ninyo? Alam mo siguro yung feeling na from a nobody to somebody. To, ganon. Kanya yung nag... I was having fun na bigla-migla, everybody wanted my autograph, everybody wanted the picture of me. Well, bakit ba kayo napagtambal? Si Ike Lusada, si Inday Badiday, si Herman Moreno. Meron silang parang radio program noon na parang opereto, putol-putol. Tapos may mga teenager, marami kami. There were a lot of guys and girls. Tapos every Saturday yon, sinusubukan nila, i-pair natin si ganito kay ganun. Yan. Tapos may parang opereta, may drama-drama. Tinitignan nila reaction ng mga fans. Tapos nung pinair kami, uy, may magic yung dalawa, anong tawag doon? Chemistry. May chemistry yung dalawa. So, yun, na-retain yung partnership namin na ano. Teka muna, nakailang pelikula kayo? Naniwala ako, Maria. Natuwag, natakot. Dahil mahal ko kayo at ayoko kayong mapahamak. Tapos one movie after the other. Movie namin, ang trailer, movie pa rin namin. Grabe, hindi na niya maalala kung gano'ng karaming pelikula ang ginawa dami, niya. Oo, dami. Hindi na namin maalala. Noong mga panahon na yun. Pero although, you know, mayroong Guy and Pip, meron kang Tirsonians fans club. Ah, may fans, oo. Pare-pareho naman kami. Siya may Noranian, ako may Tirsonian. Oo, may ganon. At nakikitira pa daw sa bahay mo. Yes! Mga fans namin became very close to us. And parang they were friends. Kasi nga, nakatira sa bahay ko. Kahit yung basketball team ko noon, may basketball team ako. Pati yung mga basketball player ko, nakatira sa bahay ko. Teka muna, paano natapos yung Guy and Pip? I think people outgrew us also. Also? I mean, parang ano eh, it's a cycle. Di ba sabi nga, in showbiz, it's a cycle eh. Di ba? Mag-umpisa ka, when you become lucky enough, sisikat ka. And then you hold your position up there for as long as you can. Until somebody new comes along. Parang ano yan eh, di ba? Balutin mo man ang ginto ang katawan mo. Ano man taas ng toreng tinutuntungan mo. Sa puso't sa diwa. Sa kaparing hampas luma! Lumayas ka na, Anselmo. Paano ngayon yan? Pagkatapos ang Guy and Pip era, ano na, di ba? Pero hindi ka naman nag-alala noon, right? Hindi kasi naman. Marami kang talent. Oo. Tsaka ano, I don't know, as a person kasi siguro may pagka-ano ako, may pagka-fatalist ako. Oo. Parang, well, I guess hanggang dito lang yung career ko. So, dami naman akong alam, babalik ako sa ano, ang first love ko. Singing. So, I put up my own band. Ayun. So, bumalik ako ano sa pagkanta. Ano pangalan ng banda? Cruisers. Tears of Cruise. Cruisers band. Ayun. Hanggang ngayon ang mga cruise eh. Ano pa rin performance? Andiyan pa rin sila eh. Sunshine. I used to Geneva. Watch the cruise ano in Intercon. Oh, sa Intercon yun. Yung puro magagandang babae sila. Yung dalawa, si Maricel tsaka si Marites. Yes. Dalawa yun. Anak yun nung kapatid ni Ricky na pianista. Yes. Pogi din yun. Pogi yun. Oh, si Dan. Oh, diba? Unfortunately, passed away. But, you know, he was the band leader. Nung band, it was the band of Ricky, pero ang band leader si Dan. Correct. Ayun na. So, dun mo na nakilala si Lynn? Yeah. Ito mga panahon na ito. Tumutugtog kami sa... There was a joint in... Dito sa Quezon City na ano. Nagkataon, she was with a friend, si Labadmana. And then another guy who used to be with... Penthouse. They were looking for a place to go na gusto lang nilang mag-enjoy. Itong lighthouse, tignan nga natin, may live band. So, pumasok sila. Eh, since parang
house band kami doon eh. So pag kami bagong muka, kilala kagad namin, tsaka nakikita ko kagad, uy, may bagong muka. May naligaw. Tapos yun, puno siya rin na ano. Naku, fresh na fresh pa si Lynn noon. Ay, oo, sobra. Pero hanggang ngayon, freshness pa rin. Paano ba yan? Ano sikreto nyo? Yun, nakakatawa. Yung comedy yun. Oo. Comedy yun, yung scene yun. Pagpasok niya, nakita niya. Sabi niya rin sa kaibigan niya, si Lab Alman. Lab, nakita ko na yung pakakasalan ko. Sabi niya, siya, nagsabi ha, without knowing me. Sabi niya, tapos sabi sa kanya ng kaibigan niya, si Tirso Cruz yan. Sabi niya gano'n. Sabi niya yung kaibigan niya, si Lab Alman. Ito masakit eh. Hindi mo alam kung dapat kong ikatuwa o dapat kong ikainis. Sabi niya, hindi si Tirso Cruz yan. Hindi si Tirso Cruz yan. Gwapo yan eh. Hindi gwapo si Tirso Cruz. Hindi ka daw telegenic. Oo, hindi naman ako gwapo. Oo. Tapos yung pagkatapos doon, yung the guy from Penthouse, who I also know, si Mark. Pagbaba namin, tapos na yung set. Lumapit si Mark. Talaga. Meron kaming pinagtatalunan dito. Yun, pinakilala sa akin ito. Yun, hi! Na-inlove ka agad sa akin. Alam mo, dapat may separate ano tayo, no? Meron tayong hiwalay na interview kay Lynn. Hindi, siyempre, kwento ko to eh. Opa, kailangan ako bida. Dito kay Tirso, kailangan ng pruweba sa lahat ng pinagsasabihin. Kailangan bida ako, kwento ko to eh, siyempre. O sige na nga, o. Diba, ikaw naman ang guest ngayon, sige, o. Tapos... Umululaway niya eh. Sabi na umungol na. Oo, meron tayong peanut gallery dito. Well, it was a mutual admiration thing. Sabi ko, cute ito ah. Nag-propose ka na kagad pagkatapos sa limang buwan eh. Pinakasalan mo na kagad. Di ikaw yung hindi, gigil. Hindi, kasi pinipilit ako eh. Paano ko naman tatanggihan? Alam mo na ako. Mawain ako. Alam mo ito. Ito talaga, he is the unofficial member ng Going Bananas. Ah, yes. Okay? Yan sila, yung mga bad boys dati na sina... Johnny Delgado. Edgar Mortiz. Si Jay Ilagan. Naging kapitbahay ko pa yan, ha? Oh. Si Jay Ilagan. At saka si Christopher Delgado. Boyet de Leon. Johnny Delgado. Yun ang original, na banan. Pero, nung araw kasi uso yung All-Star Basketball. Pagka may All-Star Basketball, 100% yan, tatawagan nila ako. Pipo, may laro tayo. Bananas ang dala natin. Bakit hindi ka nasama sa grupo? Pinagbabawalan ka ni Lynn, ano? Hindi, kasi ano na sila eh. Established na sila yung apat. Na ano eh. Oh, oh. Walang adi. Parang ang mga unofficial bananas, ako tsaka si Altantay eh. Ayun, correct. Diba? Altantay also was part of that. Yun, doon kami naging medyo... Alam mo yung grupo niyan, walang aminan. Ah, wala. Oh. Walang inaamin ang mga yan. Mga sinungaling yung mga yan. Eh. Ako lang ang mabait doon. Siyempre, kwento ko to. Sige. Kailangan ako bida. Ikaw dapat ang bida. Oo lang kami na oo sa'yo. Okay. De, yun, doon nagsimula rin yung closeness namin ni Boyet. Right. Kasi si Jay, close na kami ni Jay nung araw. Ang Marian, Mary Noel pa noon. Mm. Yan, magkasama kami lagi ni Jay, iniimbita kami dyan, nagpe-perform kami. Okay. Siyempre, pa-cute din kami, siyempre. Okay. Alam ba ni Lynn yan? May asawa alam ka na. Alam niya. Kilala nga niyo yung mga ibang mga taga-Mary Noel, di ba? Ito bang mga barkada mong nagsabi sa'yo na isikreto mo yung kasal mo, ha? Huwag kang aamin na kasal ka na. Hindi naman. Alam ko lang kasi na during those days, ano pa yun eh, yung may sakit nga ang fan na ano ka nila, property nila. Gusto namin, ano ka, ganito ka lang. Single ka forever. Oo, single ka forever. Oh, ganon. Correct. In fact, hindi ba mahirap yun? Mahirap. Na, siyempre, parang lantad na hindi. Oo, mahirap. Mabuti na lang, wala pang social media noon. Right? Ay, oo. Pwede kong magsikreto ng ganun. Kung may social media, wala yun. Hindi wala, pati nga edad, hindi yun. Na natin ma-ano yan. Eh, hindi mo may sisikreto yun. Okay, so... Labas ka agad yun. So, mahirap. Mabuti, hindi ba kayo nagka-friction ni Lynn na... Siyempre, nakatago ang relasyon. Hindi naman, kasi during those days, ano rin siya, sanay na rin siya sa akin because during those days was, my career was on a all-time low. Okay. Hindi na ako yung hinahabol ng mga tao pag lumalabas ako. So, okay lang sa kanya. Understanding naman siya. Ganito yung buhay mo noon, hindi ba? Artista ka eh. Hindi naman siya nag-artista. Magaling ka pumili, ah. Hindi, siyang swerte. Magaling siyang pumili. Okay. So, nagtambalan sila ulit ni Guy. Ayun, si Mother Lily may sala. Si Mother Lily. Ang gandang idea. Mother, hello. Hoy!
Tirso, gawa tayo pelikula. Bukas, shoot na tayo. Ha? Totoo yan. I believe it. Oh, sabi ganyan ko, si mother. Mother, ano? Bukas, shoot na tayo. Teka muna. Ano ba yung gagawin? Ay, nakakatuwa. Tinutuon niya yun. Gusto niya madrum beat agad na promotion. Ang balik tambalan ng GAB. Yung promotion. Galing, ano? Yun ang inisip niya kagad. At pumatok. At pumutok. Pumutok. Oh. Ako mismo, hindi ako makapaniwala. And then, dumating na nga yung ano, bilangin ang mga bituin sa langit. Binibilang mo ang sarili mo sa mga bituin sa langit? Pero pag balibalik na rin mo man ang mundo, hindi ka kayang pakislapin ang nakasisilaw mong kayamanan. Inabot ng 2 taon yun bago natapos. Ha? Mm-mm. Schedule? For whatever, palagay ko, schedule, whatever. May mga nawalan damit, may mga ganito. What? Oh. And nawalan ng mga damit, 2 years in the making, ang daming sakit ng ulo, pero grand slam halos. Ayun, halos grand slam. Yeah. Here's the crew record. Bilangin ang mga bituin sa langit. I accept this trophy. Doon ako na nanalong best actor sa movie ngayon. Anong feeling? Nakaka-shrink, nakakaliit. Totoo. Naalala ko, kasama ko si Lynn. Nung tinawag yung pangalan ko, nakadubog ako sa upuan. Unti-unti, gumaganyan ako sa silya. Totoo. Oo, talaga. Natandaan ko nung tinawag ako, nakaganyan ako. Nasabi ni, huy, ikaw yun. Oo. Ayun. Yay! It was yay. Yun talaga, yay. Talagang, ganito pala ang feeling noon, sabi ko. Di ba, after a long, long time, di ba? Kailan ka nag-desisyon na ilang tad na sa publiko na kasal ka? After ano lang, after a couple of years lang, no? After a couple of years, pagka-give birth niya kay TJ, yung panganay namin. '81, yun, na sabi ko, dapat, ano? Sabihin na natin. Oo, wala naman, nandiyan na yan eh. Correct. Hindi na nila maaawat yan, whatever. From then on, nagtuloy-tuloy na yung karera mo beyond yung dati. Yes. Right? Right? Yeah. Okay. Turning point. Meaning, hindi na kailangan leading man. Oo. Di ba? Ayan na yung meron ka ng Charo Santos, kontrabida. Ayun. Ang magandang istorya yung, kasi yung shift ko from matinee idol to medyo matured. Sabi niya, I'm not turning my back on you. Meron pa akong isang project, but I am having second thoughts about offering this to you. Sabi ko, oh, bakit naman? Kasi sabi niya, it's a very meaty role, pero kontrabida. Kontrabida? Sige, why not? Let's talk about it, sabi ko. So, tinanggap ko yung role. And it was really a good role. And saka, doon ako... Anong title ng pelikula? Ganti ng Api. At ikaw Ronnie Ricketts ang bida. Doon ako natutong mag-mold ng characters. Binago ko yung suklay ng buhok ko. Binihisan ko yung character na ano para maiba yung dating ko. Tapos ano yung, ba yung facial expression ng kontrabida? Kunwari, gagawa ka ng poster. Konti lang naman ang expression ng kontrabida, hindi ba? Ano pa, paano? Laging lukot ang mukha sa lubungang kilay, hindi ba? Correct! Hindi ba ganun lagi? Nga, no? Eh, hindi no. Ay, pagka hindi mo pinag-aralan yung character mo, maaaring yung first 2 mo, okay. Uh-oh. Yung pangatlo, ang tao, yan na naman, siya na naman, ganun na naman ang tingin. Pero mas mahaba talaga ang karera ng character actor. Yes. Diba? Because sabi nga, simple ruling eh. Uh-oh. You work within and outside the law. Ang bida kasi, ako, sa batas lang siya eh, good boy siya eh. Uh-oh. Ako, I can pretend to be good and still be bad. Di ba? Ang laki nung ano. Tsaka isa lang ang trabaho ko eh. Be a pain in the neck of the bida, okay ka na. Correct. Parang sanay ka doon. Oo. Oh, alam mo kasi pagkatapos nung moving yon, kasalanan din ni Charo. No? Pagkatapos nung wala nang nag-offer sa akin ng matinong role, lagi salbahay na ako. Puro salbahay puro, na. Puro character. Uy, pero na. Pero ano ah, ano bang sikreto na hanggang nag-probinsyano, tagal-tagal mo sa probinsyano? Nasaan si Kato? Saan niya tinirangan ako? Don't ever say that! Dahil gagamitin ko lahat ng resources ko para mabawi natin si Clarice. Well, yun nga, sabi ko, natuto ko. I mean, I did not learn on my own. Admittedly, ako, I depended on mga senior, yung mga senior stars. Nagtatanong ako sa kanila. One of my greatest models was
the late Eddie Garcia. Oh. Ako, when in doubt, nagtatanong ako, Tito Ed, paano yung ganito? Meron akong ganitong role eh. Ano, para maiba naman, matuto ko, ganun. I ask, I watch movies, I try to, sabi ko nga, kumisan manunood akong 3 movies, yung 3 character, pagsasamasamahin ko. When you're offered a role, pag-aralan mo, wag yung kasi gusto mo lang sikat ka. Wag ganon. Wag yung gusto mo lang artista ka, gusto mo lang magkakapera ka. Pag binigyan ka, I mean, learn to respect the role, learn to respect the movie, learn to respect yung co-actor mo eh. Because yung mga co-actors mo, lalo na pagka yung mga seasoned na, hindi, will they put their best foot forward? It's a learning process. It's a learning curve talaga na. Every time, you try to beat yourself. Yung iba kasi nag-iisip, kailangan matalo ko tong isang to. Hindi. Talunin mo yung sarili mo. Mm. Yung huling ginawa mo, mas galingan mo pa. Correct. Ayan. So ito, superhero talaga siya. May superpowers talaga si Pip kasi natalo niya ang lahat sa karera niya. Kita mo naman, nandyan pa rin. Hindi naman natalo. Pero itong tanong, paano mo natalo ang cancer? Halos lahat alam natin kapag nasa harap ng camera pagdating kay Tirso Cruz III. Pero marami ring hugot at mga masasayang mga sandali sa likod ng camera na siyempre sila lang ang nakakaalam. Pero alamin namin ngayon kasi ano ka daw? OC as a dad. OC? Ano bang ibig sabihin nun? Medyo. Ano yung kontrolado mo obsessive yung mga anak? Obsessive ko sa mga. Ganon? Hindi naman masyado. Yeah. When you think about it, I'm just another regular father. Very protective about his children, at saka nagpapaloko sa mga anak niya, lalo na nung bata pa, hindi ba? So, even when they were studying, I make it a point kahit nung araw na nagsushooting ako, bumalik na ako sa yung parang second wind ng karir ko. Basta't may affair sa eskwelahan, no matter what, kahit na anong ginagawa ko, magpapaalam ako. Even if only for a couple of hours, parang, op, pag lunch break, ha, bigyan niyo ako ng at least an hour or two dahil I have to attend an affair sa school, which is an affair that involves my children. It's either my son or my daughter or silang 3. Always yan. I made it a point, Lynn made it a point na nandun kaming 2 lagi. Para bang yung para nakikita ng mga anak namin na your parents are here to support you. Pero alam mo, Pip, hindi ko ma-imagine na maunahan ka ng anak mo. Ay. Parang nung nagkasakit si TJ, how did you survive that? Very hard. Ang hirap talaga. It's so hard, especially when you believe in spiritual beings, di ba? Sabi nga nila, it's a rule. Hindi trabaho ng magulang ilibing ang anak. Ang anak ang dapat naglilibing sa magulang. And it was the other way around. I had to bury my child. So it was very painful para sa akin. Sabi ko nga, I've been through a lot of deaths, ha? Matay ang father ko, namatay ang mother ko, matay ang brother ko. Pero iba-ibang stages of pain, pero para mong pinakamasakit yung... Siyempre. Sa anak ko pinakamasakit. Oo, siyempre. Oo. Dito ba nagsimula yung pagiging religyoso nyo? Or bago hindi naman. Pa noon? Bago pa yun, we were already religious. Tsaka, di ba sa Pilipino naman, normal yung ano eh. Di ba yung may religiosity na papaglinggo pupunta sa church or kung anong araw man pupunta sa church. Pinabibinyagan mo anak mo, di ba? Because you believe in an upper being, di ba? Na sikat na ano. Tapos prayer, tinuturoan mo sila. Dito sa atin, Pilipinas, di ba? Kahit sino tanongin mo, marunong mga bata, marunong magdasal eh. Bago matulog siya gabi. Hanggang ngayon, kilala kayong mag-asawa halos sa pagiging pastor, di ba? I mean, guidance. Sharing, yeah. Sharing ng ano. Sharing, guidance, yes. Ganon. Hmm. Parang, partly ganun. Oh. Yung mga naituro sa amin nung mga senior sa amin, sinishare din namin sa ibang tao. So, ang tanong ng marami, hindi lang nila sinasabi ng tahasan, right? Sino ba ang pinapakinggan ng Diyos? Kapag ikaw ay nagdadasal, halimbawa para sa
anak mo na may sakit. Hindi ka pa rin napagbigyan. True. Ano yung prosesong yon? Anong sinasabi mo sa sarili mo na sagot ng Panginoon sa iyong mga dasal? A big part of my acceptance of what happened to my son was due to yung mga pastors nga and the people who surrounded me. Kasi talagang ang hirap eh, dahil ako ikukumpir ko sa sarili ko. Bakit nung ako nagkaroon ng sakit na yun, nagdasal kami, nagdasal ang wife ko, nagdasal ang mga anak ko, naligtas ako, di ba? Bakit nung yung anak ko nagkaroon ng the same curse or disease, na batang-bata pa? Bata pa, bakit hindi ako napagbigyan? Well, sabi nga nilang ano, sabi nga nung iba, I mean, something that we should learn to accept is the truth of the matter is once we are born, we start to die, sabi nila. Hindi mo lang alam how you're going to go, pero you start to die. And yung iba, sabi nga nung iba, that was the lifeline that was given each individual. And when it's time to come home, the Lord will take you home. Ang hirap lang tanggapin sa atin kasi super being yung kumukuha rin sa mga mahal natin sa buhay tayo, ayaw natin pakawalan yun eh. Mahal natin yun, di ba? Parang yung common question nga. Ba't mo kinuha yung mahal ko? Akala ko ba mabait ka? Akala ko mapagmahal ka? Bakit ito? Alam mong masakit sa akin. Bakit kinuha mo? Those are the usual questions na tinatanong. Then, what's important is, yun nga yung kung sino man yung nando sa taas na sinasabi nila. Ako, kami kasi, talaga, inaano namin, Jesus Christ. Diba? Kasi nakalagay sa Bible yun. John 14:6, sabi nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, basically, alam mo yun. Pero when something like that happens to you sa buhay mo, yung human side mo kasi, mini-mess up yung spiritual belief mo eh. So, it takes a while. Barbang, ano sabi nila, stages daw, di ba? Yung sa death. Denial. Ang una, denial. Oh. Then slowly, acceptance. Anger muna. Anger. Tapos yung acceptance. And then, yung pain, which is, the pain never goes away. Wala. Forever yun. You just learn to live with it. Yun. You just learn to live with the pain day by day. Dahil kumisan ako, ang tagal nang nawala nung anak ko. There are days when I get to talk about it easily, parang maluwag. There are days na biglang-bigla, tatamaan ako, biglang-bigla, I'll find myself crying. Kasi merong, parang ano, yung ipa-flashback bigla sa utak mo lahat, yung mula nung kabataan ng anak mo, yung pinagdaanan ninyo, oh. Yung paglaki niya. Yung pain noon, biglang-bigla, magre-register. Nung araw kami ni Lynn, nung bago pa lang nawala eh. Pag nakita ko umiyak siya, nagtatanong ba? Oh, ba't umiyak ka na naman? Then after a while, na-realize ko. Then, tapos kumisang, pagka nakikita ko siya umiiyak, hindi na lang ako umiimik, pinababayaan ko na lang. Sabi nga nila, let her grieve. Same way that you grieve. Huwag mong awatin ng tao when they're grieving. That's a good sign na naihihinga nila. Lalabas nila yung tampo nila sa Diyos. And it's a process that basically is also a way for them to realize and accept the fact na He created you. He created all of us. So He has the right to take away that life. He is the only one who has that right. I mean, hindi pwedeng may criminal, saksakin ka. Hindi pwede yun. Di ba? But siya kasi, siya yung nagbigay ng buhay. Siya ay may karapatang iuwi ka na. Because sabi nga ng iba, some people sabi nga, the Lord just feels like He cannot love you from afar. So He would like you to come up there and be beside Him already. Pagka kinukuha daw tayo. Yun daw yung ano, explanation. Ano? Yung in a blinking of an eye, or yung last breath mo raw dito sa lupa. Your last breath here is your first breath in heaven. Ganun kabilis daw yun. Ando ka, you're suddenly transformed there. Ando ka na sa taas.
At minsan mo na rin naisip na baka i-transport ka na rin, di ba? Oh, no. Lord, wag muna. Wag muna, matagal pa tayo doon. Lord, wag muna. Pero dahil may mga ano pa ako, may iniwan ka pa sa akin, ano, responsibilidad. Correct. Yung asawa ko. Oo. Yung dalawang anak ko pang nandyan. Yes. Although, of course, I'm very proud din dahil yung pangalawang anak ko, pastor. Pastor, wow. Baka magkaapo ka pa. Yeah. Ay, oo naman. Kailangan, dapat lang. Makita nila, pogi ng lolo ko. Oo. Kailangan, maging ganyan din ako. O, di ba? Mabait kaya ang lolo. Mga ibigin ng bata. Marami kang kailangan ituro sa mga apo mo dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Ako nga ngayon, ang hirap eh. Mm. Hindi kasi kumisa yung mga ibang tao, dinoloko ako eh. Pag bibiroan ka mo, shhh, mabait ka. Kakahiya, tatay ka ng pastor. Oo nga yung anak mo, no? Wow, pastor. Is that what you wanted for him? No, not really. Ako naman, for all my children, ako, kung ano yung gusto nila sa buhay, yung second son ko nga, sabi nga niya, I'm very glad and I'm very happy that I have very understanding parents because sabi niya, I made a change of heart ng profession ko late in my life. But they did not meddle with me or they did not tell me no wrong. Walang question. Is this what you want? Go ahead. If it makes you happy and if it fulfills your being, your life, go. Wow. What faith can do. O, eto na ngayon. Nangyari din sa kanya yon. Nagpa-check up siya, nalaman meron siyang cancer. Yes. Okay. Pag sinabihan ka ng ganun, anong feeling nung ganun? Before that happened, yun yung sinasabi ko kuminsan, eh, di ba? Kahit na mahilig ako sa sports and everything, meron ako mga bisyo nung araw na hindi maganda. And one of them was smoking. Hmm. Ninigarilyo pa rin ako eh. Ang dami nang nagbabawal sa akin, ang daming nagsasabi, pare, tigil mo na sigarilyo, maganda yung madudulot sa buhay mo yan. Ang sagot ko lagi, hindi, pare, ano, malapit ko na itigil to. Malapit na, inuunti-unti ko to, malapit na. But deep down inside, in my mind noon, wala kang balak. Ngayon, wala kang balak, saka yung mga, ba't ka kapakialam meron sa buhay ko, di ba? Di, huwag kang manigarilyo ko, ayun boss, at ako gusto ko. Until nung mangyari yon, puro ko plano. Plinaplano ko rin in my mind. Nga, siguro dapat tumigil na ako ng paninigarilyo. Yun. Nung na-check up ako... 2014 ito, ah. Oo, nung na-check up ako, nagpa-check up kami ni Lynn. Ano lang, yung executive check up. Pagkatapos nung tinawag kami nung nag-check up sa amin, sabi, may doktor ka ba rito? Sabi ko, I know a lot of doctors. Sabi niya, why? Sabi niya, we found a lump eh, sa may baga. Nung sinabi pa lang yun, ano na kayo. Wow. Ito, kasalanan ko to eh. At saka, ano, admittedly kagad ako, ah. Aming kagad ako, to myself. Kasalanan ko to, sinabi na tumigil ka ng paninigarilyo. True. Chineka pa ko, sabi eh. Binigyan pa ako ng antibiotic, sabi. Take this for a week. Dahil baka sakali, ano lang yan, yung parang phlegm na namuo. Pag lumiit, fine. Baga, 1 week, wala, hindi nag-change. So, binayopsi ako. Pagka-biopsi sa akin, ayun na. Malignan. Malignan. Yun. Iyak na kagad yung asawa ko. Crayola ang asawa ko. Talagang ano, di ba? Dahil, I mean, ako, I understood that eh, because, di ba, many years ago, talagang pag sinabing may cancer ka, parang it's a death sentence eh. Di ba? So, but in this case, because early detection. Pero still, ah. Yeah. Yun ang laging ko, pwede palang itigil yung paninigarilyo. Paglaan. Oo, kasi biglang nalaman mo may cancer ka, ano, talagang, Cold turkey! Tigil! Yun, tapos, sabi sa akin ng doktor, alam mo, huwag na tayo magpatagal. Tanggalin na natin yan. Maaga pa naman. I mean, we'll take away, we can take away 1/4 of your lung, pero para sigurado tayo, we'll take away 1/3. Ha? Huh? Hihiwain ang baga mo? Oo, puputulin, tatanggalin. Sabi ko, ano sabi mo, Doc? 1/3 bag. Doc, baga ako to. Oh, huwag kang mag-alala, meron nga, tinatanggalan ko isang buong baga, boy pa eh. Ikaw rin, sabi niya. I mean, no, dilidali, dahil pwedeng mag-grow yan. Natanggal lahat ng doktor. Ano. And then, it took only 5 days. On the 5th day, pinuntahan ako ng doktor ko, yung nag-opera sa akin. Oh, pwede ka na umuwi. Ha? Sabi ko, Doc, 5 araw pa lang ako inoperahan. Hindi, pwede ka na umuwi. Doc, pwede ba isang araw pang pahinga? Ay, ikaw, sabi pa ng doktor sa akin.
Okay, gusto mong gumasta ng extra, babayad ka ng kwarto. Anyway, the next day, I went home. Tumayo ako na. True enough, after a week, tinawag ko ng oncologist ko. Tinignan niya yun. Oh, ang galing, ha? Galing, tanggal lahat. So, clear. So, wala na. Hindi, siyempre, hindi pa rin. Di ba? Meron silang, there was a new technique that he introduced to me. It wasn't chemo. It's called adjuvant therapy. It's instead of it being a treatment, it was more of a preventive. So after 4 treatments and ganon, ang sumunod na yung PET scan niya. Nung una, every 3 months. Every 3 months, PET scan na po. Tapos after a year and a half, naging twice a month. Katapos noon, naging once. Every 6 months, once every 6 months, ha, naging tapos, nung last nga, nung 2016 o 2017, sabi niya, okay ka na eh, sabi nga nun. Ano na lang? Ingat ka na lang, sabi nga nun, iwas ka sa mga ganitong bagay. At saka, every year na lang, papacheck up ka. I go through the tube. Dahil parang, just to make sure na walang recurrence yung... So, clean living. Clean living, uh-oh. Ano... nandadaya pa rin, may cheat pa rin, di ba? Parang yung mga, di ba, yung mga health buff, di ba, kung ano-ano kinakain, pero may araw na kumakain din ng bawal. Correct. At ngayon, ikaw ay tumutulong sa advokasya mo ng early detection. Yes. And children with cancer. My son nga pala noon, before that, nung gumaling na ako, meron siyang, naging advocacy din niya yun. Nagpapaano siya, yung... Spike for Hope, volleyball games. Nagpapagawa siya. Nag-iimbita siya ng mga volleyball players from different schools. Tapos, yung naiipon niyang na pondo, tinutulong niya sa mga batang may cancer. Nakakatuwa yun eh, kasi maglalaro yung mga volleyball player. Tapos sasabihin niya, gusto niyo mong makita kung para kanino yung ginawa ninyo. Andun lahat yung mga cancer patients na bata. Pasok. Tapos meron silang ang dream niya, yung tinatanong niya kasi, anong gusto mong magkaroon? Meron nagre-request ng bike, meron nagre-request ng eyeglasses na ano. So, yung nalilikom yung pera, yun yung ipinambibili niya, tsaka nangihingi siya ng sponsor. So, naka-blindfold yung mga bata, ganun. Tapos, ipipila niya. Ilalagay niya sa harap ng batong bata yung hiningi nila. And then, biblangan niya, sige, tanggalin niya na yung blindfold niyo. Makikita ng mga bata, hindi ba yung mga even in that way, nabibigyan niya ng happiness yung mga bata. Na-experience namin yun kasi kahit nung wala na siya, dinala namin sila sa Enchanted Kingdom, yung mga bata. And some of them, nung after a couple of years, there were some who also faded away. May mga nawala. Pero makita mo yung guiding sa Enchanted, yung priceless yung expression ng mga batang alam mong may cancer, alam mong may sakit pero... But I was very blessed, I would claim. Dahil ang galing ng doktor na nag-opera sa akin, at saka siya pumili lahat. Yung pulmonologist, yung oncologist, yung cardiologist, anesthesiologist, saka siya yung nag-opera sa akin. Isang buong team sila na sabi ko nga, nung una pa ako, kagaling ng mga doktor. And then I realized, hindi. Ang magaling ang Diyos. Dahil siya ang pumili rin sa mga doktor. Yung knowledge ng doktor, galing lang naman sa Diyos din yun. Siya rin ang nagturo sa kanila kung ano yung pag-aaralan nila. So, even during those days nga, ibang hindi naman sa naging mas malakas, but parang naging mas clear sa akin talaga yung faith ko na yes, there is a God who loves us, who created us. And who is there, and we can call on Him anytime. And out of His love for us, He would save us. Now, doesn't always work out that way, but most of the time, it does. Yun nga nangyari. Ako nakaligtas. Unfortunately, my eldest son was taken away. Pero, yung the love, my love for my child, and yung relationship na yan, hindi na mabibreak yun. Maybe he's not here anymore, but
I know one day, when the time comes, I will see him again. Magkikita kami ulit. Sobrang dami na nating nalalaman ngayon about Tirso Cruz III na ako mismo, ha? Hindi ko naman sasabihin magkaedaran kami. Pero akala ko alam ko na lahat ng kailangan ko malaman about Pip, behind the guy, di ba? Halimbawa, kaya kami dito nasa may pool, aba, champion diver pala ito. Hindi naman champion, talagang mahilig lang. There was once upon a time we had a group na we got into springboard diving. Okay. Kami lang na ano, we were studying it na ano. So, na-challenge kami ng na-challenge. So, natuto kami. May mga nagtuturo sa amin. So, anong pinaka-daredevil form mo? That was before. Before? O sige na nga, before. Now no more. Now no more. Never mind. We always have those memories. One and a half somersault with a half twist. Pero teka muna, you were so athletic. Ganon din si Lynn, di ba? Yeah. Also very athletic. Tennis. Yes. Swimming. Totoo ba? Yes. And then, ano pang sports mo? Itong latest na magnet kami is pickleball. There are some people who we play with now na they came from another sport. Nagkaroon ng sakit yung tuhod, yung bewang, back pains. Pero nagpipickleball sila, nakakapag-adjust sila, ay nakakalaro sila. So it becomes fun for them because these people are also very athletic. Prueba, pickleball. Yes. Oy, ano to ha, nagiging popular ito among Pinoys. Pero itong tanong ko, when you're athletic habang bata ka pa, ang ibig bang sabihin nun, mas malakas ka pag ikaw ay nagkakaedad na? Supposedly. Oh. Supposedly, dapat ganun. Not unless... Over. Ikinukombine mo yung athleticism with bad habits. Now, that's a different thing, di ba? Okay. Pero ito ah, naniniwala din ako na yung over ang paggamit sa katawan. When you push your body too much, far, di ba? Yes. Too far talaga. There's the danger talaga of injury. Correct. Oh. Naniniwala ka sa balance siguro. Parang ano, ang dating mo sa akin, para kang lover of life. Oh, kasi yes. Ang dami niyang ginagawa. Nagninegosyo pa? Ano naman ang negosyo mo ngayon? Marami kaming nininegosyo. Actually, ang mas active sa negosyo yung asawa ko eh. Okay. She's very enterprising. She's willing to try anything. Anything. Oh, nung araw when, well, like, parang yung rule na what kausap must come down. Di ba, for a while talagang nandun ako sa taas na ano. Oh. And then slowly, the offers became less and less na ganun. So, I still wanted to be working and everything. So, sabi niya, alika, mag-produce tayo ng show because I started off naman as a singer, hindi naman as an actor. Eh. So, ang ginawa niya, nagpo-produce kami ng show noon. Ako, and then we'd get another girl or ano, magba-back-to-back kami. O hindi kaya, solo ko or even before, kuminsan, kami nila Boyet. Tama. So, we got into that noon. And then, after a while, because she used to do fashion, mag-model siya eh. She used to do modeling, yung mga lunch show sa Philippine Village, sa Philippine Plaza. Ginagawa rin niya. Nagawa niya yun, no? And then, nung una, nagpe-perform lang siya, nagmamodel siya. Nung bandang huli, siya na yung nagpo-produce ng show, ng modeling show. Oh, why not? Yeah. I'm sure naging biyahera rin yan, Lynn. Ay, mas bayan. Nagbiyahera ka rin, ano? Mas ako biyahera. Ginagawa ko yan hanggang ngayon, ha? Mas biyahera. Bibiling ko ng mura sa Bangkok, bebenta ko dito ng doble. Oo, mas biyahera yan kaysa sa akin. Tsaka, alam mo ba yung istorya niyan? Oo. Pinapili ko yan, noon, nung linigawa ko siya. Nung nagpo-propose na akong pakasal ka. Ang dream niyan, maging stewardess. O ngayon, ba't hindi natuloy? Ay, siya, pinapili ko siya eh. Ah, ano ka, aeroplano o si Tirso? Correct! Ang balita ko, farmer ka na rin. Ibig sabihin, magsasaka. Nag-aararo ka din? Konti, hindi naman. Maliit lang naman yung lugar ko. Ang hirap mag-araro. Mga puno-puno lang. Mango trees. Tsaka yung na-discover ko, hindi ko naman alam yun dati, di ba? Alam mo yung mga ano, dwarf plants na yes, ganyan lang kalaki pero nagbubunga na ng fruits and everything. Fruits. Wow. Liliit lang. Oh. It's not that hard to maintain. Tsaka mahilig ko sa ganun. Tapos uumpisahan ko. Tapos so ano nga ang mga tinatanim? Siya na magtutuloy. Anong mga tinatanim mo? Mango? May mangoes ako. May bananas. Banana. May lansones. Merong makopa. Anong ginagawa nyo dyan? Binibenta nyo?
Hindi. Ah, kain niya tsaka pinamimigay. Totoo. Meron kaming, ano, ang pinakamarami namin, rambutan. I didn't know, dalawang breed pala yung rambutan. Hindi ako makapaniwala. Maasim at saka matamis. Saka tuklapin at supsupin. The trees that are there in our farm, nung nabili namin yon, nandun na sila. Talagang full grown na kanya. Nakakatuwa pagka yung in season, ang pula-pula ng mga puno, ang pula-pula nila. Papadalang kita. Ay, Lina, bigyan niyo ako ng isang basket ng iba-ibang fruits. Gusto ko malaman kung totoo ulit ang sinasabi niya. Malalaman mo. Pruweba ang kailangan. Pag nauso pati ano, pag nausong santol, ang gumagawa yung binagoongan. Oo. Yung balat na sarap. Santol naan. Ang galing niya magluto noon. Totoo ba? Oo. Ano, business din niya yun eh. Totoo. Hindi. Mahilig lang. Oh. Alam mo, you can't keep her still. Hindi pwedeng yung wala siyang ginagawa. Oo. She will look for something to do, no matter what. So talagang ano kayo, I mean, after all of these years, talagang you made the right choice. Yes. I mean, after 43 years, I think we did. Siguro naman, ano? Oo. Yung nga, sabi ko nga eh, most of the time, I'm not pointing fingers, hindi ba? Yung mga nagpapakasal na gumagasta ng million-million sa kasal, pagkatapos after 3 months, iwalay. Tapos sabi ko, anong nangyari dun sa vow? In richer or poorer, till death do us part. Eh wala pang death, 3 buwan pa lang eh. Patay na yung marriage. Patay na yung marriage. Oo. Di ba? Nakakalungkot kuminsan. Yung vow ko iba. Oo. But iba din. Strong. Hindi, yung vow ko, hanggang sa abot ng aking makakaya. Ay! Oh, mas realistic ako. Pero teka, bakit ako may revelation dito? Nasimula natin. Oh, ito ah, dito tayo pareho, Pip. Yung hilig natin sa aso. Ay! Oh. So, sino naman itong one and only mo? Mag-isa lang ba ito o marami? Hindi. Sa ngayon, one and only lang siya. And sa dami ng aso namin, ito parang inaagaw lang namin to. Because it is my son's dog, si Chimmy. She's okay. A Pomeranian. Pomeranian? Wow, ang kulit niyan! Oh, eh, most of the time, during the week, early in the morning, he leaves, goes to the church. Oh, dahil siya yung, grabe! Oh. Ano siya, second in command siya sa church. So, very busy yan! So, wala siya sa bahay. So, walang kasama si Chimmy. Pupunta rin sa room namin, mag-asawa, doon siya, tapos akit sa bed, papakamot ng chan. Spoiled yun eh. Tutulog doon. So after ako, minsan pag umuwi si Bodhi, minsan ayaw na niya sumama kay Bodhi. Doon na lang sa amin. So parang ano, ilan na ba? May apo na ba kayo? Wala pa. Wala pa. Kaya naloloko dyan kay Chimmy. Balagay ko. Ayun ko, may... Naku, ami ko ako, naloloko kay Chimmy. Mas lalo yung asawa ko. Oo. Nakikipag-usap niya sa aso eh. So paano yun? Hindi mo ba mapipilit yung mga anak mo na bigyan niyo na ako ng apo? Kung pwede lang pilitin, di ba? Pwede lang, di ba? Gusto ko nang i-twist yung kamay. Ano ba? Correct. Yun ang ano, to complete my being a grandfather, give me the opportunity to spoil your son. Correct. Or your daughter. Hindi ba sabi nga nila, yun daw ang sakit ng mga grandparents, talagang ini-spoil yung anak kasi ang feeling nila, nagkulang sila rin sa anak nila and they're trying to make up dun sa apo. So ngayon, ang swerte ni Chimmy. Ay, swerte talaga ni Chimmy. Uy, pero ito so, para sa akin, kumuha kayo ng isa pa para may kasama namang katulad niya yung dog mo. May kalaro. Why not? Iniisip ko siya, nag-iisa pa lang. Ang gulo na sa bahay. Pag sinamahan ko pa na isa pa lang. You'll be surprised. There's so much love to give from your heart. Talaga. Eh, love, narinig mo yun? Isa kumuha pa, ka pa isa pa. Ng isa. Isa pa para may kasamang non-human. Tsaka para ano, para gumanti si Bodhi, yung anak natin, agawin naman sa atin yung aso natin. Yung aso ko ayaw magsalamin. Ayaw nang, hindi niya matanggap na aso siya. Oh, kita totoo, mo na, sabi ko, pinaharap ko sa salamin, umiiwas. Oh, I don't know, kung sakit nila ako, kinakarga kong ganun. Oh, look at yourself, wala. Ayaw walang look. Ayaw niyang tanggapin na aso siya. Kaya yung bigyan mo lang isa pang kalaro. Okay, hindi ka pa hindi ka pa talaga nakontento sa lahat ng ginagawa mo. You're very active in showbiz and other things you're doing. Itong pagiging FDCP chairman, ano yan? Ano ba, sakit ba ng ulo yan? Or is something pinapanindigan mo? Today marks the momentous milestone for all of us. A historic occasion that symbolizes the commencement of the construction
of the Philippine Film Heritage Building. How about a big hand for that? It's a mixture of sakit ng ulo and a challenge and a revelation din. I mean, like, you know, sabi nga nila, in life, you know, when you don't know something and then it suddenly is dropped in your lap, yes, you're forced to study it and to learn. And in the process of learning, nagugulat ka rin, ha? Ay, ganito pala. Dahil if you think about it, Film Development Council. So, I'm supposed to be from the world of movies, film, and everything. So, pero ang laking change nung the difference between being in front of a camera and being behind, not behind the camera itself, but what happens behind the business of the film industry. Ibang klase pala, nakakataranta na. We're now working on helping the students ng media. Because parang feeling din namin, masakit mang aminin na nagkakaedad na kami. Di ba? You start to train the next generation. Correct. Yung mga andream namin, yung magkaroon tayo ulit ng mga susunod ng mga Lino Broca, mga Ismael Bernal na gano'n. Oh. So, yung mga grupo ngayon ng mga students na gano'n, we try to give them incentives and we try to help them. Ah. Yeah. Kuminsan kasi may mga offer from abroad. Right. Like international film studies, meron kaming program para doon. So, bibigyan namin sila. Hindi naman gano'ng kalaki dahil we're not that big an agency, pero bibigyan namin ng pamasahe at saka pocket money para habang nag-aaral siya. So, papanindigan mo yan, yung trabahong yan? While I'm there, I'll do my job. I'll try to do the best that I can. No, pag binalanan ako, okay lang din because I've learned already. Marami na akong natutunan. Marami na akong I can impart to other people din. Yun, siguro kaya ka rin nila pinili, di ba? Kaya ka pinili kasi aside from your experience, yung personality mo rin, di ba? Parang medyo, sige ha, wag muna tayo mag-away-away, ganito hopefully, yan. Hopefully. Di ba ganon, ano? Kasi ngayon, para mo yung one of the things we're working on is yung partnership namin with the Department of Tourism to spur film tourism dito sa industry natin. And of course, we're still batting for the suspension of the amusement tax para matulungan naman ng mga producers. Meron kami pinapagawang building, the Philippine Film Heritage Building. Nako, sa tinagal-tagal ng iyong karera. Oh, ang daming artista ngayon, iba na ang landscape ngayon, di ba? Ay, iba na, iba na. Ibang-iba. Ang galing mo nga, talagang doon ka sa golden era talaga ng pelikulang Pilipino. Pag, ano sabi nga nila? If there's one thing you will never run out of, it's room for improvement. Di ba, ang tao? You will always, laging merong kang space para dyan. Yun ba ang sekreto mo? Well, all if I'm years. Given the chance, not really naman, pero if I'm given a chance, yun nga. So, pag meron ding iba, yung trabaho, like, kuminsan din, pag kayong gumagawa ng movies, yung may i-offer sa akin na role na makikita ko, uy, ang ganda ng role. Very challenging. I mean, something for me to really study or really mold, trying to create an entity na gagawin ko yung sarili ko, gagawin ko yung character na yun. Bubuhayin ko siya. Wow. Gagawa ko. So, natsi-challenge ako na, how can I make this character, not me, but whoever the character is supposed to be. So, kumbaga, kaya ka looking young. Yan ang sikreto mo. Parang love for life in general. Yeah, maybe. I guess everybody loves life and everything. But, you know, sometimes there's a difference between loving life and self-love. Self-love, di ba? Kailangan i-share mo rin. Oo, diba? Correct. Your love for yourself, you should share it with other people also. Well, congratulations for a life well lived. Thank you. Diba? And still looking forward to ang dami pang taon, many years. And still seeing you always. O biro mo, nakapag one-on-one pa kami. Kailan pa? Tanya, kita nyo, Corina. Corina din, and then Corina now. Parang walang nabago. Hoy, mas maganda ako ngayon. Appear tayo dyan, appear tayo. Oh, yes. To forever young. Forever young. Forever young, yes. Mga kaibigan, Tirso Cruz III on Corina Interviews. Cheers to a life well lived. Yes. Cheers tayo. Did you know all these years I've always loved you? I will be true to those fateful words I do. The vow we took
was meant to last forever. And forever I'll be loving you. The man in me becomes a little child when you're not there, standing by my side. All my hopes, my dreams, my happiness, you are all this. To me there's no one else. So let us live our lives as one together. The lines will appear as the years go flitting by. And though the black may soon turn into silver, my love for you will die now, no more after. Take to your heart the words that I now speak to you. For all my life, I will be